Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, habang papalapit tayo sa pagdiriwang ng kaarawan ng ating tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Madama nawa nating tayo rin ay mahalaga para sa Diyos, tulad ni Juan Bautista na magiging tagapagpakilala kay Jesus. Maging tayo man ay mayroong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ng Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. Kasama ng ating mahal na Birheng Maria, patuloy nating ihanda ang ating sarili at ang ating puso na tanggapin si Jesus na tiyak na darating. Upang tayo'y maging dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, at upang tayo'y maging karapat-dapat na tumanggap kay Jesus na nasa piling natin ngayon, magpakumbaba tayo sa kanyang harapan, aminin natin na tayo'y mahina at mga makasalanan, at ipagkatiwala natin ang ating sarili sa habag at awa ng Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ang dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang luwalhati ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikinawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kaniyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias upang magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating.
Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Magsitayo ang lahat. Harit batong panulukang saliga ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiyo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, sa ating ikawalong simbang gabi, narinig natin sa ating unang pagbasa ang mga pahayag ni Propeta Malakias. The Prophet Malachi. Si Propeta Malakias
ay isa sa maraming propeta sa lumang tipan. Katulad ni Propeta Isaías, Jeremias, Sofonias, Amos at marami pang iba. At karamihan sa kanila narinig natin itong mga nakalipas na araw ng Simbang Gabi o nitong panahon ng Adbyento. Ano ba ang propeta? Ang propeta, lalo na sa lumang tipan, ay tagapagsalita ng Diyos. A prophet is a mouthpiece of God. O kaya, pwede nating sabihin, ang propeta ay spokesperson ng Diyos. Sa pamamagitan ng propeta, nangungusap ang Diyos sa kanyang bayan. At kapag ang bayan ay nakikinig sa propeta, natitiyak nila na ang napapakinggan nila ay nanggagaling sa Diyos. Ang mga propeta sa lumang tipan, lahat nagsalita ng mga mensahe mula sa Diyos. At kadalasan, ang mga dinalang mensahe ng mga propeta ay hindi tinanggap ng tao, hindi tinanggap ng mga pinuno. Kaya marami sa mga propeta ay inusig, yung iba pa nga pinatay, dahil hindi nila matanggap ang salita ng Diyos na ipinapahayag ng mga propeta. Pero si Propeta Malakias ay may natatanging significance, sapagkat sa dinami-dami ng mga propeta sa lumang tipan, si Propeta Malakias ang huling propetang hinirang ng Diyos sa lumang tipan. He was the last prophet of the Old Testament. Pagkatapos ni Propeta Malakias, sa mahabang panahon, wala nang hinirang ang Diyos na propeta. Hindi na muling nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Tumahimik ang Diyos. Hindi dahil wala siyang sasabihin o hindi dahil ayaw niyang makipag-usap, kundi ang katahimikan ng Diyos ay ang kanyang paghahanda sa kanyang bayan sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya nga narinig natin sa ating unang pagbasa ngayon, sinabi na ni Propeta Malakias ang sinasabi ng Panginoon na bago dumating ang tagapagligtas, merong darating ng propeta. Si Propeta Elias ay babalik na muli at siya ang maghahanda sa pagdating ng tagapagligtas ng Israel. At sa loob ng humigit-kumulang 400 taon, walang naging propeta sa bayan ng Israel. Hanggang isinilang si Juan Bautista. At yan ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Napakahalaga ng pagsilang ni Juan Bautista, sapagkat ito ang katuparan ng sinabi ni Propeta Malakias. Siya ang bagong Elias na maghahanda sa bayan ng Diyos sa pagdating ng Mesiyas. Pagkatapos ng 400 taon, si Juan Bautista ang bagong propeta sa bagong tipan, ang unang propeta sa bagong tipan. At ang kanyang gagawin, ang kanyang misyon, ihanda ang bayan ng Diyos sa pagdating ng Mesiyas. Yun palang mahabang pagtahimik ng Diyos, walang propeta, walang nagpapahayag,
ay hindi dahil walang ginagawa ang Diyos. Yung palang katahimikang yon ay paghahanda ng Diyos sa isang dakilang bagay na kanyang gagawin, ang pagsusugo sa kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas natin. At sa kwento ng pagsilang ni Juan Bautista, meron ding isang kahindik-hindik na nangyari. Muling nakapagsalita ang kanyang tatay na si Zacarias. Kung maaalala natin, noong nagpakita ang Anghel Gabriel kay Zacarias sa templo at sabihin ng Anghel Gabriel na maglilihi ang kanyang asawa sa kabila ng pagiging matanda at baog, hindi agad makapaniwala si Zacarias. At dahil sa kanyang kakulangan sa pananampalataya, ginawa siyang pipi ng Diyos. Hindi siya nakapagsalita, nanahimik siya ng halos 9 buwan. Hindi upang parusahan siya, kundi upang ihanda siya sa isang kadakilang bagay na gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Imagine niyo na lang si Zacarias na hindi makapagsalita habang nakikita niyang unti-unting lumalaki ang tiyan ng kanyang asawa. Imagine niyo na lang si Zacarias na hindi makapagsalita habang nadarama niya ang pagsipa ng kanyang ng anak sa sinapupunan ni Elizabeth. Sa katahimikan ni Zacarias, hinahanda siya ng Diyos sa isang himala ang pagsilang ng kanyang anak na siyang magiging propeta ng kataas-taasan. Mga minamahal na kapatid, kapag pala may gagawing dakila ang Diyos sa ating buhay, ihahanda niya tayo sa katahimikan. When God is going to make a breakthrough in your life, He will prepare you in silence. Paanong hinanda ng Diyos ang kanyang bayan sa pagdating ng Mesiyas? Hindi naman sa pagiging abala sa maraming bagay, hindi naman sa pagpaplano o pagkausap sa kung sino-sino, hindi naman sa paghahanda kung saan lugar ba, sino ba ang mga taong gaganap sa papel. Hindi sa mga bagay na ito inihanda ng Diyos ang kanyang bayan. Paano niyang hinanda ang Diyos, ng Diyos ang kanyang bayan? Sa pamamagitan ng katahimikan. Kaya naman ang isilang si Jesus sa katahimikan din. Kaya inaawit natin kapag Pasko, Silent Night, Holy Night. Sa isang madilim at tahimik na gabi, isinilang ang dakilang anak ng Diyos. Yung dakilang ginawa ng Diyos, ginawa niya sa katahimikan. When God is going to make a breakthrough in your life, He will prepare you in silence. Mga minamahal na kapatid, may mahalagang papel ang katahimikan sa ating buhay. Pinapahalagahan pa ba natin ang katahimikan? Do we still value silence? Do we give importance to silence? Kung pagmamasdan ninyo ang paligid natin ngayon, napakaingay. Napakaraming ingay. At tila baga, sanay na tayo sa ingay na hindi na tayo komportable
sa katahimikan. Pansinin niyo na lamang ang inyong sarili. Komportable pa ba kayong manahimik? Subukan niyo lang umupo ng tahimik, hindi titingnan ng cellphone, hindi makikipag-usap sa kahit kanino, basta pipirmi lamang kahit na 5 minuto. Minsan, 1 minuto pa lang, parang 1 oras na. Hindi na tayo mapakali. Hindi na natin alam ang gagawin natin dahil hindi tayo sanay sa katahimikan. Masanay tayo sa ingay. Kaya kapag may ginagawa tayo, gusto natin may tugtog, may ingay. May mga tao na pagpasok pa lang sa bahay o sa kwarto, bubuksan ang TV o magbubukas ng radyo, magpapatugtog, hindi naman manonood, hindi naman makikinig, gusto lang may naririnig, ayaw ng katahimikan. Ayaw natin ng tahimik dahil siguro takot tayo sa katahimikan. Baka dahil maingay sa ating paligid at maingay din sa ating kalooban, kaya tayo takot sa katahimikan. Pagtahimik kasi, naririnig natin ang laman ng ating kalooban na minsan ayaw nating pakinggan. Kapag tahimik, nangingibabaw ang laman ng ating isip na kadalasan ayaw nating pansinin. Para mawala ang mga bagay na yan na nagmumula sa kalooban, paingayin natin ang ating kapaligiran. Are we still comfortable with silence? And do we still give value to silence? Minsan kahit sa pag-uusap natin, sigawan tayo ng sigawan. Magkatabi lang naman. Umikot lang kayo sa paligid. Ang daming ingay. Kaya meron nang noise pollution. Nawawalan ang pagpapahalaga sa katahimikan. Pero paano tayong makapakikinig sa isa't isa kung hindi tayo marunong tumahimik? Paano tayong makapag-iisip kung hindi tayo marunong tumahimik? Paano nating matitimbang ang mga bagay-bagay bago tayo gumawa ng desisyon kung hindi tayo marunong tumahimik? Paano tayong uunawa sa kapwa kung hindi tayo marunong tumahimik? Kung ang ating pamilya ay napakaingay, sigawan ng sigawan, bangayan ng bangayan, kung ang ating ugnayan bilang mag-asawa, bilang magkakaibigan ay napakaingay, paano nating palalalimin ang ating ugnayan sa isa't isa? Maraming alitan, away, samaan ng loob at galit ang masusolusyonan kung marunong lamang tayong tumahimik. At kung mahalaga ang katahimikan sa ating buhay, mas lalong mahalaga ang katahimikan sa ating pananampalataya. Sapagkat sa katahimikan lamang nagsasalita ang Diyos. Kung hindi tayo tatahimik, paano nating maririnig ang Diyos? At kung hindi natin patatahimikin ang ating kalooban, minsan tahimik naman, hindi nagsasalita, pero ang ingay-ingay ng ating kalooban, kung walang kapayapaan sa ating kalooban, hindi rin natin maririnig ang tinig ng Diyos. Kung walang katahimikan sa ating buhay, hindi rin natin makikita ang mga dakilang gawa ng Diyos sa atin. Mahalaga ang pananahimik, sapagkat ang unang Pasko ay nangyari sa katahimikan.
Mga minamahal na kapatid, maaari kayang sa darating na Pasko, maglaan tayo ng kahit na sandaling panahon ng katahimikan para naman maranasan natin kung ano talaga ang kahulugan ng Pasko. Katahimikan sa harapan ng Belen. At tingnan natin si Maria, si Jose, at ang sanggol na si Jesus na nakahiga sa sabsaban. Wala tayong ibang gagawin. Walang ibang kakausapin. Ni hindi makikipag-usap sa Diyos. Walang ibang salita. Katahimikan lamang sa harapan ng misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Kaya-kaya natin na gawin ito kahit isang oras lang sa Pasko? O kung hindi man natin kaya ng isang oras, kahit na 30 minutes? O kung hindi man natin kaya ng 30 minutes, kahit na 15 minutes man lang? O kung talagang hirap na hirap pa rin tayo sa 15 minutes, kahit na 5 minutes man lamang na talagang tahimik na tahimik sa harapan ng dakilang gawa ng Diyos, ang kanyang pagkakatawang tao. At kapag nagawa natin ang katahimikang ito, mararanasan natin ang tunay na diwa ng Pasko. At hindi lamang yan, sa pagtahimik natin, nakikiisa rin tayo sa mga kapatid nating magdiriwang ng Pasko sa katahimikan, lalong-lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. Tiyak, magiging tahimik ang kanilang Pasko. Walang bahay, walang kabuhayan, walang kuryente, walang signal, wala na nga rin makain at malinis na tubig, at yung iba nawalan pa ng mahal sa buhay. Sa ating pagtahimik, nakikiisa tayo sa kanilang tahimik na pagsasakripisyo at pagdurusa ngayong Pasko. Ang maingay, ang magsasasayaw, ang magpa-party ay manhid sa katahimikan ng mga kapatid nating nagdurusa ng tahimik. Hindi naman masamang magsaya, pero sana tandaan natin na sa ating pagsasaya ngayong Pasko, may mga kapatid tayo na gusto rin sanang magsaya ng buo ang pamilya, pero hindi nila magagawa at magdurusa sila sa katahimikan. Mga minamahal na kapatid, sa gitna ng ingay at gulo ng panahong ito ng Pasko, nawa makahanap tayo ng konting panahon upang manahimik. Dahil sa katahimikang yan, diyan natin makikita kung paanong kumikilos ang Diyos. It is through silence that we could see the hand of God working in our lives. It is through silence that we will see the works of God, and it is through silence that God will surprise us. Tumahimik tayo upang marinig natin ang Diyos. Tumahimik tayo upang marinig din natin ang tinig ng ating kapwa. Tumahimik tayo at sa ating katahimikan, makikita natin kung paanong ibinubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa atin. At masasabi natin, tunay nga ang Pasko. Magsitayo ang lahat. Pinangalan ng Juan ang anak ni Zacarias,
na nangangahulugang mapagpala ang Diyos. Manalangin tayo na may matibay na pananalig sa pagpapala ng Diyos. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Sa diwa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, matuto nawang magdamayan ang mga pamayanan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Matuto nawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Biyayaan nawa kami ng Panginoon ng isang masaganang ani. Iadya kami sa mga bagyo at kalamidad, alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoon, tunghayan mo ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming sundin ng iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Santo, Santo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinapahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Taglay ang mga pusong nananabik sa pagdating ng Panginoon, tumawag tayo ngayon sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating ikawalong simbang gabi, sa inyo po na nandito sa loob ng Manila Cathedral, gayon din sa mga matyagang nagsisimba sa labas, at gayon din po sa mga kasama natin sa live streaming ng misang ito. We thank you for joining our Mass this evening. Bukas po ang ating huling simbang gabi. At sana doon sa mga bumubuo ng siyam na gabi ay makabuo kayo. Baka bukas pa maumabsent, sayang naman ang pinagtsagaan ng ilang araw. Pero pagkatapos po ng siyam na simbang gabi na paghahanda, huwag din po nating kakalimutang magsimba sa Pasko. Baka naghanda tayo ng siyam na araw, nakalimutan natin yung araw mismo ng pagdiriwang ng pagsilang ng Panginoon. Dito po sa Manila Cathedral, ang misa po natin sa Biyernes, December 24, sa pagsalubong sa Pasko ay ikawalo ng gabi. At sa araw naman po ng Pasko, December 25, ang mga misa po natin ay sa ganap na ikawalo at ikasampu ng umaga, ikaapat ng hapon at ikaanim sa gabi. Ang lahat po ng mga misang ito ay live stream din para sa mga hindi makapupunta sa mga simbahan. At patuloy po namin ipinapahayag ang aming pasasalamat sa inyo sa lahat ng nagpadala ng tulong para sa ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo. Ngayon pong araw na ito ay umabot na sa halos 4.1 million ang ating nalikom para sa ating pantulong sa ating mga kapatid. Ito po ay handa na nating ipadala bukas sa mga iba't ibang dioceses ng mga lugar na naapektuhan. Ipagkakatiwala po natin dun sa mga obispo ng mga lugar ang ating tulong para sila po ang makapagbigay sa nakikita nila sa kanilang lugar na nangangailangan ng mga tulong. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ngalan ng ating mga kapatid na makikinabang sa inyong kabutihang loob. At pagkatapos po ng misang ito, sa mga sumusubaybay po sa ating live streaming, ay magkakaroon po tayo ng Healing Rosary for the World, ang ating lingguhang pagdarasal ng Rosaryo. At ang ating pong host sa gabing ito ay ang komunidad ng parokya ng Our Lady of Light sa Cainta, Rizal. Kaya po sana sa mga nasa tahanan ay pagpatuloy po natin yung ating pananalangin sa pamamagitan ng paghingi ng dasal sa ating mahal na ina, ang mahal na Birhen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspo sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.